Ito na sila. Ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Sherry, isa sa napakarami ninyong tambalanista dito sa Cebu. Yun ang ipag-contest yung background music natin. Ay, pag may sipon kasi ako, medyo bingi talaga ako. Hindi ko narinig na malakas yung background music. Ito na lang. Ayan. Ano? Okay. Nagugulan ako sa background music. Take two. Ayan. Ayan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sherry, isa sa napakarami ninyong tambalanista dito sa Cebu. College pa lang ako, tambalanista na ako. Kasi naman, kung hindi sumasakit ang tiyan ko sa kakatawa, may aral akong natututunan sa pakikinig sa inyo. Kaya naman, ngayong nagtatalo ang puso at isip ko, kayo ang una kong naisip. Naisipan kong sumulat kasi sigurado akong mabibigyan ninyo ako na maayos na payo. Mag-iisang taon na kami ni Sunny. Hindi pa kami ganun katagal pero nasa marrying age na kami. Nararamdaman ko na any day now, yayayain na niya akong magpakasal. Kaso, hindi ako sure kung yes ang isasagot ko. Okay naman si Sunny kung tutuusin. Hindi siya gwapo, saks lang. Edukado, may stable na trabaho at mabait. Compatible din kami sa maraming bagay kaya nagkakaintindihan kami. Isa lang ang problema ko, tambalan. Mahilig siyang manlait. Sa kahit anong okasyon o bagay, sa kahit sinong tao, palagi siyang may pintas. Nung una, natatawa ko lagi. Pero habang tumatagal, nakakairita na. Naalala ko pa nung una ko siyang dinala sa bahay namin. Medyo magulo kasi, medyo may pagka-hoarder ng slight yung nanay ko. Sabi niya, para daw junk shop yung bahay namin. Tapos nakita niya yung sister ko. Sino daw ba yun? Gusto daw niyang pagtimplahin ng kape? Nang makita naman niya yung kapatid kong lalaki nagpa-blond ng buhok, sabihan ko daw na huwag masyadong nagbibilad sa araw. Nagluto ang nanay ko ng spaghetti. Habang kumakain, nagkomento talaga na para daw nahimatay yung spaghetti sa putla. Tas yung lumpiang Shanghai daw, ang kapal ng balat! Eh kahit ako mismo, wala siyang pakundangan kung laitin ako. Kapag nagkakaroon ako ng breakouts, yung mukha ko daw parang pimples na tinubuan ang mukha. Nung minsan nagsuot ako ng flowery na summer dress, bakit ko daw sinuot yung kurtina namin sa bahay? Hindi talaga pwedeng lumampas ang isang araw na wala siyang palalaitin o wala siyang pipintasan. Kahit sino pa yan o ano pa yan. Tambalan na iirita na ako sa ugali niyang ganito. Tingin niyo ba titiisin ko na lang o dapat ko nang iwan? Ang inyong tambalanista, Kate.
Hello sa'yo, Kate. Parang nung isang araw ba yun, partner? Yan din, mga ang eksena eh, mga pakakasalan, tapos may mga ano, may mga sabit. Yung mga pintas. Oo, may mga pintas, may mga sabit. Yung parang nung the other day, ang eksena niya is, yung pakakasalan niya, mahilig naman sa pamahiin. Mm. Tama? Oo. Tapos ngayon naman, itong pakakasalan niya, hindi pa siya sure though ha, masyado ka rin pilingera, Kate, hindi ka pa nga inaaya eh. Hindi ka pa inaaya magpakasal eh. Naka-assume ka na kagad, pero problema mo na agad. Ayayin ka muna magpakasal bago tayo mag-ano, mag-diskusyonan dito. Oh, ganun. Ang eksena naman nito ay mapanlait, ganyan. Paano ba? Parang panay-panay, no? Yung mga pintas sa ugali ng isang tao. Oo. Well, lahat naman ng tao may kapintasan sa totoo lang. Mm-hmm. Diba? Wala naman talagang taong perpekto eh. Kaya lang, ewan ko, baka paraan niya lang to kasi sabi mo nga, hindi siya kagwapuan, sakto lang. Diba? Hindi, naniniwala ko na sa... Ibalik mo sa kanya. Oo nga. Para maramdaman niya. Diba? Na kung paano ang ano, laitin. Diba? Hindi, naniniwala kasi ako sa ano, kapag minsan may mga iba na dahil insecure sila or dahil alam nila may kakulangan sila, parang ang eksena nila is defense mechanism, nangahamak ng iba. Dami kong kakilalang parang ganon, di ba? May mga taong pas punong-puno ng kapintasan pero mas na napupuna yung pintas ng iba. Oo, diba? May mga ganon. May mga ganyan klase talagang mga tao. So, kaya siguro siya ganyan. Hindi ko alam kung paano babaguhin. Hindi ko alam kung paano. Hindi pa ako kasi ako naka-encounter ng tao na... Basta kasi pag naka-encounter kasi ako ng taong ganyan, yung taklesa, yung ganyan, umiiwas na lang ako eh. Hindi yung parang sabihan ko pa siya. Mm. Unless sobrang close namin. Diba? And in your case, Kate, ka-close mo naman yan. Dahil, diba, papunta na nga kayo sa, sabi ninyo, marrying age, waiting ka na lang for the proposal. Edi, baka kaya mo naman kausapin siya about it. Pero kung kinausap mo na siya about it, tas ganyan pa rin siya, ikaw, nasa sa'yo yan. Wala lang ha. Ako bilang, kung papunta ka na dun sa marrying, tapos kung meron kayong plans to have kids, magkakaroon talaga ng mga time na magkakasaltik ka talaga at init ng ulo dahil sa mga probably hormonal imbalance, ganyan. Yung mga eksena mo, tapos pagkalimbawa, laylay na yung puson mo, hindi mo na siya maibalik sa dati niyang kaflatan, mga ganyan. Ano, hahamaking ka niya? Kasi hindi makakatulong eh. Mm-hmm. Diba? Doon ako kinakabahan sa part na yon. Kaya ba ng sigmura mong ganun-ganunin ka? O kaya hamak-hamakin ka? Eh, nag-aalaga ka ng bata. Ang na-imagine ko yan, hindi mas judgmental, ano, pero na-imagine ko na kung kailan ka bagong panganak, hindi ka, syempre pag bagong panganak ka, malaki pa rin yung chan mo, parang hindi ka nang anak eh. Parang yung talaga, may naiwan, no? Oo, parang may naiwan mga tatlong anak. Alam mo yung parang naglabas ka ng isang anak, pero parang may naiwang tatlo. ganun talaga eh. Pero kaya mo ba na... lalaitin ka niya dun sa mga panahon na yon, hindi ka nga natutulog kasi nagpapadede ka ng bata, yung mga ganun. Wala lang, nag-advance thinking lang ako as an overthinker. Mm-hmm. Kung di mo carry at ikaw mismo, di ba, pamilya mo, sinasabihan, nakaka-nervyos, parang medyo... Hingala ko nakarinig ng ani, nahimatay na spaghetti. Oo, sobrang correct. Ang putla naman ng spaghetti, parang nahimatay, di ba? Diba? Isipin mo, sa ilang dekada namin sa mundong ito, ngayon lang kami nakarinig na nilait yung spaghetti, ginawang ano, nahimatay na spaghetti ba to, di ba? Na sinabi niya mismo. Kasi pwedeng pag-usapan eh, di ba? Di ba? Agree. Pwedeng ibulong, di ba? Pero yung sabihin, hindi ako sure kung may mga times naman na pag nagsabi ka for the purposes of makatulong sa'yo. So, kunyari, nanay mo hoarder. Yung sinasabi niya, parang junk siya. Sabi yung pa-hoarder nga po ng French fries. Oo, pa-hoarder niya po. Oo, dalawang French fries. Pakilagyan po ng cheese. Yan, hoarder. Isang spaghetti nga po, yung maputla. Ganun. So, may ganyang klaseng eksena na sobra yung panlalait. Di ko sure kung carry ko. Kasi ako, ano eh, laitera din ako eh. Pero... Oh, yan. Feeling ko friends sila nung jowa mo. Ni Nicole. Oh, so hindi, ibig sabihin, pero yung lait naman is yung lait yung joke talaga. Oh, hindi naman yung para hamakin yung pagkatao niya at, diba, yung maka-hurt ng feelings. Hindi. Totoo yun. Yung mga ganyang klase ng banat, for us, nakakatawa pa rin naman. Pero yun nga, hindi namin namin alam yung impact kung paano to dineliver ng jowa mo. Kasi, natatawa kami ng palihim. In fact, natawa na rin kami sa ilang mga punchline nung
ano nung boyfriend mo. Nakakatawa naman talaga yung panlalait minsan. Mm-hmm. Tingnan mo sa mga comedy bars. Bakit usong laging uso yun? Yan. At punta ka pa ng punta sa comedy bars. May laitan talaga. Yun nga lang, nagkakaroon ng kakaibang impact ito kapag hindi ka na komportable. So in your case, parang hindi ka na komportable. So the best way to give solution to this is to talk to your boyfriend who hindi na ako komportable. Noong una, yan. Nakakatawa ka pa kasi iniisip ko joke lang yung mga binibitawan mong punchline or panglalait sa akin. Kaya lang hindi na ako komportable. So you tell it to him. Sabihin mo sa kanya na hindi ka komportable. Ah, ganito. Sabihin mo lahat namang kalait-lait sa itsura niya. Yan. Tapos tanongin mo siya, anong nararamdaman mo? Ganon. Tingnan mo, ganon diba? Din. Kasi baka mamaya, di ba may ganon tayong feeling kapag hindi na, di ba nakaka-relate lang tayo kapag ka naranasan na natin. Yes, yes. So tingnan mo, kapag hindi ka pananay, hindi ka relate dun sa mga batang umiiyak sa eroplano. Hindi ka relate. Correct, naiirita ka sa kanila, naiinis ka sa kanila sa mga batang umiiyak sa mall. Di ba? Gina-judge mo silang lahat. Pero kapag naging nanay ka na, wala nang judging eh. May totoo mga yun. Ganun talagang sabit. O, ganun. So, yun. Ibalik mo sa kanya lahat ng palalay, tapos tanungin mo sa kanya, ano nararamdaman mo? Ganun. Totoo yun. Hindi magandang, magandang solution yun. Naitin din siya pabalik. Hindi, totoo. Tama. Kausapin mo siya and iparealize mo sa kanya yung ano ang ginagawa niya sa ibang tao. So, yan. Anong gagawin? Let him have the taste of his own medicine. Ganun. Ano yung ginagawa niya sa'yo, ibabalik mo sa kanya. Hindi dahil masama yung intention mo, hindi dahil gusto mo talaga siyang hamakin. Kasi gusto mo lang iparealize sa kanya na ganito yung nararamdaman ng ibang tao kapag nagbibitaw ka ng mga ganitong klase ng salita. Kaya next kasi sinabi time, mo, matagyawat ako, ngayon laki ng butas ng ilong mo. Kailan baliliit yan? Maaaring sabi, pa-joke lang din yun, pero at least nare-realize siya kahit papaano na. Na masakit pala kahit pa-joke. Pala ako. Kasi hindi nare-realize ng tao yung ginagawa sa kanya until iparamdam mo. Mm-mm. 'Di ba na ganito ka? 'Di ba na 'di ba kunyari kuripot yung tao. Tapos nasanay siyang ikaw yung nalilibre. Mm-hmm. 'Di ba? Ipatikim mo sa kanya kung ano yung pakiramdam ng pinagkukuriputan. Mm-mm. Lumabas ka na wala kang gastusin. Yeah, 'di ba? Ay diba? Ganito pala, parang hindi pala masaya, oo, no? Nakakayamot pala. Ay, kasi ganyan ka. Bad trip pala akong kabanding, ganon. So ay, kasi ganoon ka. So yun yung sinasabi natin na hindi nakaka-relate yung jowa mong yan sa mga eksena ng panlalait kasi wala pa sigurong nanlalait sa kanya ng todo. Hindi ikaw na gumawa o di naman kaya kung meron kang kakilalang pinakamagaling na komedyante na magaling mag-ano, stand-up comedian na naporte ang ano panlalae, tawagin mo. Dali mo sa comedy bar sa Sabado. Tapos pagdating mo sa stage, tumawag ka ng host doon. Itong jowa ko, pagdating nyo. Tapos bulungan mo, nabigyan mo 500 para matindihan. Totoo. Sabihin mo, pang malakas ang panlalait, please. Pa-hoarder naman. Pang malakas ang panlalait, please. Ganun. Ganyan ang gagawin. Masaya yung mga ganyang klaseng tao. Masaya ka bonding yung mga joker. Mm-hmm. Pero pag hindi ka na komportable dun sa joke, to correct, the point na nanlalait na, hinahamak na yung pagkatao, mm-hmm, then you tell it to him. Ngayon, kung hindi mo na talaga yung sakyan, and then alis ka sa sitwasyon. Anong talaga yun? Iwas ka. Alam mo na yung sagot. Actually, siguro, dahil nga sa tagal na pinagsamahan ninyo, kasi yung feeling mo na nga na pakakasalang ka na, di ba? Nanghihinayang ka din. Kasi syempre, loves mo naman eh. Wala naman din talagang taong perfecto. Pero kailangan mo talagang i-express yan. Correct. Kasi mahirap talaga yan. Maya't maya, lahat saan, ano, lahat may panghahamak. Mahirap yan. Ibalik mo sa kanya. Every time na magjo-joke siya or malalait siya, ibalik mo agad sa kanya. Correct. Kasi yun lang talaga yung paraan eh. Yung kapag kalabaw, may nagsabi sa'yo, ang pangit mo, di ba? Pangit mo today, di ba? Kailang ka gaganda? ang balik diba mo sa kanya. Pa sa una, diba nakakatawa? Diba? Ang pangit mo today, kailan ka gaganda? Pag ginanong ka, sabi mo, ikaw, kailan ka mamamatay? Ang itim kasi ng budhi mo eh. Ganon. Ganon ang eksena. Correct. Hindi dahil gusto mo siyang kutsain talaga, gusto mo lang iparealize. Yun naman yung intention mo na may mali sa kanya at kailangan baguhin niya yun. And again, ang konteksto nito, paano? Diba? Paano ka makaka...
relate sa isang sitwasyon kung di mo pa nararanasan. Yes. Diba? So yun yung konteksto. So para makarelate ka dun sa mga nanay, dapat maging nanay ka muna. Mm-hmm. Para ka makarelate ka sa mga doktor, maging doktor ka din. Mga ganong, basag yun, ganon lang yung konteksto nun. So para makarelate siya sa sakit, diba, ng nilalait, diba, mm-hmm, laitin mo din. Ganon. At again, para hindi halata, diba, punta na sa comedy bar. Yung yeah, ano mo talagang ano, forte-forte talaga nila yung manlalait mula ulo mo kang paa. Ganon. Yeah. Ganon ang gawin mo, ha? Kaya yan. Kaya yan. Malay mo makorek pa. Tama. Eventually. Ang kagandaan pa dito, nakatulong ka pa sa kanya. Kasi bumait siya. Na-improve. Oo. Diba? May natanggal na hindi maganda at may na-improve. Correct. Bumait. True. Naging gentle sa kanya mga words. Oo. So, diba? O, yan yung mas maganda. Nagdagdag ka pa ng ligtas point sa langit. You saved a soul. Oo. Diba? Pamalakasan ka doon. Taray, di ba? Pupunta ng comedy bar para sa inutusan yung komedyante, binigyan ng 500 para laitin yung jowa, di ba? Pero ang POV natin, you saved a soul, di ba? Tinuruan mo siya. Sinalba mo siya. O siya? O sige ha. Naway makatulong yung makatulong itong advice namin, naway gawin mo. Hey, Docs, yes. Para hindi naman ano, para wala nang hiwalayang magaganap. Lahat naman ng tao pwedeng magbago. Kayang ayusin yan. Maniwala ka sa lang. Sa True Lot, walang halang eklabarba. Exit na po kami. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun. So yun ang gagawin mo, kabisyo. Just make sure na ano na he gets a dose of his own medicine. Totoo 'yun, 'di ba? Ano 'yun eh. Kunyari, yung isang taong palamura. Murahin mo siya pabalik. Murahin mo siya, murahin pabalik. Mm. Pag sinabi niya, "Bakit mo ako minumura?" Eh ganyan ka eh. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Minsan para kasi ano, hindi na rin na-realize. Manhid na kasi sila eh. Siguro manhid sila about it. Kaya parang hindi nila na-realize na ay mali na pala. Totoo 'yun. Kunyari, may mga taong very inconsiderate pag nagyoyosi sila. Kahit hindi naman talaga smoking area, nag-smoke sila doon. Try mo magpausok sa harapan nila. Mm-hmm. Ba't pinapausokan mo ako? Eh manok ka eh. Kasi. Eh manok ka eh. 'Di ba ganyan ka kasi? Hindi ka rin hindi ka rin ba mairita? Ganun. Totoo 'yun. Okay. Sige, salamat. Salamat ng marami. Exit na muna kami, ha? May sipon-sipon pa po tayo, friends. Rest. Babush. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!